Yo, it's a boy again, customized channel. So, ngayon may nag-request sa akin ng isang tutorial kung paano daw lagyan ng border itong lock screen itong number na to. Tsaka yan yung 6 na dot na yan. So, ngayon ang kailangan lang natin dito is PixelLab. Ito. Pwede rin kayong gumamit ng PixArt or Photo Editor. Kasi nakapag-edit kayo ng mga border na pwedeng lagyan ng design katulad ng ganun. So ngayon ang bubuksan lang po natin is yung X-File Explorer internal tapos DWD folder. Bubuksan po natin yung Teams natin na gamit ngayon. Ito yun, yung Facebook na to, yung Facebook Teams ko. So bubuksan po natin yung folder key, yung Teams na gamit natin. I-rename lang po natin yan. Basta pa magbubukas po kayo ng Teams, lagi nyo pong lalagyan ng .zip sa dulo para ma-extract nyo po. Magiging zip siya. I-hold nyo lang po siya tapos more. Tapos extract. Tapos bubuksan nyo po yung Teams na bagong ito. Bubuksan nyo po yan. Click nyo lang po yan. Tapos ito na yung laman ng Teams. Andiyan yung wallpaper, yung preview, ayan yung wallpaper, yung preview, launcher, mga icon. So dito tayo ngayon sa com.android.systemoid. I-rename nyo lang po yan, lalagyan nyo ng .zip sa dulo. Pagka-zip, tapos i-hold nyo po siya ulit. Pag nalagyan nyo ng .zip, yung more, tapos extra. Ganyan po pang magbubukas kayo ng isang folder dito sa loob ng Teams. So, ayun na po siya. Lumabas na po yung panibagong folder. Bubuksan nyo lang po yan. Dito natin ipipaste yun. Sa com Android system mo yung gagawin natin yung border dun para sa pin lock na yun. So, back lang muna tayo sa home. Buksan natin yung PixelLab. Meron po yan sa Play Store. Pwede nyo po siyang i-download dun. Pag binuksan nyo po ganyan siya, didelete nyo muna yung text. Tapos i-click yung pang-apat, transparent, tapos image size. Yung image size na ilalagay nyo po is 250 by 202. 202. So ngayon, mag-i-import po tayo ng image. Pwede rin kayong gumawa rito. Ayan. Mga bilog din po dyan. Ayan. Pero ako may ilalagay kasi akong bilog ito. Bali, ito yung ilalagay ko. Yan. Huwag po kayong maglalagay ng puti kasi puti din yung number doon. So ayun, hindi pa napapalitan ng kulay sa code, wala pa kasing code yun para mapalitan siya ng kulay. Mga ganyan lang siguro kalaki. Tapos i-click niyo yung relative position. Huwag niyong isasagad sa dulo at sa baba. Yan, ganyan lang siya kalaki. Tapos ilalock nyo po siya. Ito po din nyo po siyang kulayan. Gamit yung i-click nyo muna siya. Yan. Pag na-click nyo siya, click nyo yung color. Yan. Gradient gagamitin ko. So, bali may kukupahin lang ang kulay. Wala rito yung gusto ko. So mag-i-import lang muna ako ng isang picture na kukopyahin ko yung dalawang kulay niya. Eto, kukopyahin ko yung kulay niya. Pati hide na natin yan. Tapos click natin itong puti. Tapos color ulit. Gradient. So ang gagamitin natin dito is ito. Pero papalitan natin yung kulay. Itong black. Bali, kukopya tayo ng kulay. Ayan. Ito. Kukopya natin yung blue. Tapos itong white. Kukopya hindi natin yung sky blue. So, magiging ganyan siya. Babalik tayo natin ngayon. Ayan. Tapos okay na din.
lock lang natin yan. Lalagyan natin ng border na kulay itim. Click nyo lang po yung shape. Spilog. Tanggalin nyo yung kulay. Yung capacity. Tapos itong ipalit nyo yung stroke. Kahit mga 10. Tapos gradient lang natin yan. So, bali ito rin yung gagamitin ko. Pero gagawin kong puti. So, i-white natin yan. Okay lang natin. So, ayan. Itong blue gagawin ko ito ng transparent. Ayan. Tapos lagyan natin ng konting blurred. Mato lang. Okay, maglalagay ng puti dun sa ano, sa gitna. Kasi yung number natin is white nga. Ayan. Save na natin. So ngayon ang gagawin naman natin is itong dot, yung dot na yan, yung 1, 2, 3, yung 6 na dot. So bali i-delete ko lang to. Bali dito ang size nito is dito, balik kayo dito sa pang-4 yung image size. Ito ang magiging size nito is 120 by 110. So ngayon may ilalagay akong image dito. Click nyo lang yung pangatlo, import. Bali smiley yung lalagay ko to dahil nga Facebook to. Pwede kahit anong mga icon pwede rito. So ito, kukuha ko rito. So pipili tayo dito ng dalawa. Paliliitan natin ng konti. Sigigit na lang natin siya. So, ayan. Ang gagawin nyo na ito, isa lang. Save nyo yan. Ayan yung outline na puti, na bilog. Tapos gagawa pa tayo ng 3. So, ayan. Mag-i-import ako ng isa pa. Lock lang natin yan. Kopyahin lang natin yung laki nyan. Huwag nyo nang gagalawin yan. Mag-i-import lang tayo ng isa pa. Ito, 3 kopya ang gagawin nyo nito. So, pipili lang ako ng isa. Ito. Gagawa lang tayo rito ng medyo mas malaki sa kanya ng konti. Lagyan muna natin ang kulay para makita natin. Sigigit na lang natin. So, ayan, medyo mas malaki na siya. Ibalik na natin siya dati. Ayan, di-delete nyo to. Bali, ito, gagawin nyo na ito. 3 kopya to. 3 beses mo siyang isi-save. So, ayan. Balik tayo ngayon sa AES File Explorer natin dito. I-slide nyo lang to, punta tayo dun sa PixelLab. Yung folder ng PixelLab, slide nyo lang yan. Tapos, puntahan natin yung PixelLab. So, ito yun. Ito yung
para doon sa number. Ang file name nito, i-rename nyo lang siya. Yan, tanggalin nyo lang yan. Lagyan natin ng Bibo. Small letter to ah, underscore. Bibo pin underscore key. Small letter lang dapat yan. Yan, .png. Sa mga teams ko, meron na nito eh. Pwede nyo naman kunin yun doon sa system way niya. Tapos, ito naman yung magiging bilog. I-rename lang natin yan. Lalagyan natin yan ng Bibo pendant. BG nga lang. Bibo underscore pin underscore BG. Yan, magiging ganyan siya. Tapos okay lang natin dyan. Tapos itong tatlo naman, i-rename nyo rin to. Ang ilalagay nyo naman dito is Bibo underscore pin underscore lower dot png. Yan, itong isa naman. So, bali, ikokopyahin na natin to. Papalitan na natin yung lower dyan. Kakapi lang natin ito. Paste natin dito. I-rename natin yan. Paste natin dyan. Tapos yung lower, papalitan nyo lang. Gawin nyo lang yan in SCR. Yan. Tapos itong isa naman, yung pangatlo. I-rename nyo. Paste nyo ito ulit. Palitan, galin nyo lang itong lower. Kapalitan nyo ng upper. Yan. Yan na yung para dun sa pinkin na yun. Tapos, ikakat lang natin yan. Slide din natin pabalik. Paste natin dito sa system way natin kanina. Yung binuksan natin. So, ayan. Isi-select all lang natin to. More. Tapos, kukompress na natin. Ang pagbabalik po ng teams, pag binaklas nyo siya ng extract, compress naman siya. So, ito na yun, yung na-compress natin. Ikakat lang natin yan. Tapos back once. Pagka-back natin, ipipaste na natin yan dito. May lalabas na ganyan, apply to all. Tapos, overwrite. Bale, itong naka-zip, napalitan na yan. Di-delete nyo na to. Yung walang zip. Tapos ito, i-rename nyo naman to. Tanggalin nyo yung .zip. Ibabalik na natin siya sa dati. Ngayon, select lang kayo ng isa, tapos select nyo yung sa taas. Select all. More, tapos compress. Okay. Tapos, ikakat nyo yung lumabas na naka-zip back once. Back lang tayo ah. Ikakat nyo. Kasi hindi na makapag-back. Kiklik nyo lang yung letter E dun sa taas. Ay, letter T. Ayan. Paste nyo lang to. Apply to all. Tapos, overwrite. Bali, napalitan na to. Ito. Napalitan na yan. Di-delete nyo to. Yung walang zip. Tapos, i-rename nyo ng naka-zip. Tanggalin nyo yung .zip. Mubura naman. Yan. Okay. Pag nag-a-apply kayo ng teams na in-edit nyo, i-minimize nyo siya ulit lahat. Bago kayo magbukas ng items, make sure na bagong bukas yung items nyo. Hindi yung naka-load na siya, bubuksan nyo siya ulit. Kailangan naka-minimize siya. Ganyan. I-clear all nyo muna bago kayo magbukas ng teams para gumana siya. Tapos local teams. I-apply natin siya ulit. Ito palagi ko naman sinasabi ito. Pag hindi siya gumana kaagad, i-reboot nyo lang siya saglit. Yung reboot, i-reboot nyo lang siya. Tingnan natin. So ito, hindi naman problema yung ito kasi hindi naman hectic yung masyado. Kaya hindi na kailangan i-reboot. Lumalabas na kaagad siya.
Ayan, din mo. Pinipindot ko itong 0. Magpapalit siya. Kailangan niyang ipapalit yung medyo mas malaki dun sa mas nauna. Para masapawan siya, hindi siya makita. Ayan. So, ayun. Ganun lang po yan yung paggawa ng pinky na yun. Bali, yung next tutorial ko is yung cursors, yung sinasabi din lang parang mouse daw sa yung parang mouse daw sa screen. So abangan niyo, i-upload ko rin to kasunod lang nito. Okay. Thank you. Yo, it's a boy customized. Don't forget to subscribe my channel para lagi kayong updated sa mga